Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Sa mga kapuso natin sa Kanlurang Luzon, maghanda na po kayo sa posibleng pag-ulan simula bukas dahil sa habagat na pinalakas ng Super Typhoon Henry. Malakas na hangin naman ang inaasahang mararamdaman sa Hilagang Luzon ngayong gabi. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes at Babuyan Islands. Pararanasan dyan ang malakas na ulan at pabugso-bugsong hangin. Magiging maalon at delikadong pumalaot sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands at Ilocos Norte. Base sa wind intensity map ng Metro Weather, malakas na hangin ang nagbabadyang makaapekto sa Batanes sa mga susunod na oras. Pero sa lawak ng sirkulasyon ng Super Typhoon Henry, aabot yan hanggang Cagayan Province, Apayao at Ilocos Region. Huling namataan ang mata ng Super Typhoon Henry sa layong 400 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Super Typhoon pa rin ang kategorya nito na may lakas ng hanging 185 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 230 kilometers per hour. Kumikilos ito pa south-southwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Base sa forecast track ng PAGASA, hindi pa rin ito tatama sa lupa. Pero kahit hindi naasahang magla-landfall, patuloy pa rin hahatakin o palalakasin ng Super Typhoon Henry ang hanging habagat. Posibleng maranasan ngayong weekend ang pinakamatinding pag-ulang dadalhin ng habagat. Sa rainfall forecast ng Metro Weather bukod sa Batanes at Babuyan Islands, umaga pa lang bukas, uulanin na ang Ilocos Region. Ilang bahagi ng Cordillera, Bataan, Zambales at Mindoro. Magtutuloy-tuloy yan sa hapon at sa buong Central Luzon at Mimaropa ang uulanin. Kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Hindi direktang maapektuhan ng Metro Manila pero dahil sa pinalakas na habagat, may mga pag-ulan bukas ng hapon na magtutuloy-tuloy hanggang Sabado. Taas presyo ang bumungad sa mga mamimili ngayong unang araw ng Burr Months. Una sa listahan ang sikat na Chinese ham na dinarayo pa sa Quiapo, Maynila. Nagmahal ng 20 to 40 pesos ang kada kilo nito na epekto raw ng pagtaas ng presyo ng baboy at mga sangkap gaya ng asukal at asin. Karamihan naman sa mga lechunan sa La Loma na itinaguri ang lechon capital of the Philippines. Posible raw magtaas ng ilang daang piso ngayong buwan. Nagabiso na rin ng price increase. Sa Department of Trade and Industry, ang ilang manufacturers ng Christmas ham, mayonnaise at sandwich spread. Ang dahilan nila ang pagtaas ng logistics cost at presyo ng raw materials. Nakatakdang maglabas ng price guide sa Noche Buena items ang DTI sa susunod na buwan o sa Nobyembre. Ayusin daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang malaking pagkakaiba ng sahod ng mga nurse sa mga pampubliko at pribadong ospital. Sinabi yan ng Pangulo sa pagdiriwang ng ika-100th anibersaryo ng Philippine Nurses Association. Sa datos na nakalap ng GMA News Research, 12,000 hanggang 26,000 pesos kada buwan ang sahod ng mga nurse sa mga pribadong ospital, habang nasa 22,000 hanggang 37,000 pesos kada buwan ang sahod sa public hospitals. Pero habang hindi pa naitataas ang sahod, inanunsyo ng Pangulo na itataas niya ang bilang ng mga nurse na papayagang mag-abroad. Nauna nang sinabi ng DOH na nakikipag-ugnayan na sila sa budget department kaugnay sa karagdagang pondo. Sabi ng DBM, kapag naayos sa mga kulang na documentary requirement, agad nilang ipoproseso ang request ng DOH. Pagdating naman sa mga benepisyo ng healthcare workers, sinabi ni Marcos na hanggang nitong August 19, nakapaglabas na raw ang gobyerno ng mahigit 25 billion pesos para sa hazard duty pay, COVID-19 sickness and death compensation, special risk at one COVID-19 allowance. Sa palagay ko, kulang pa yan eh. Medyo hirap tayo sa pondo ngayon. Kaya sa ngayon, ganyan lang muna. Pero palagay ko, binubuhay nyo yung may sakit eh. Mahirap lagyan ng balor, ng dolyar, ng piso yung trabahong ginagawa ninyo. Hinamo ni Senator Cynthia Villar ang ilang opisyal sa mga ahensya sa ilalim ng Department of Agriculture magbitiw na lang daw kung hindi magagampanan ng kanilang tungkulin. May report si Victoria Tulad.
Hindi mo resign ko kung hindi mo gustong implemento. Gulo-gulo mo. Sabihin mo doon kay ano palta na yun. Iho, kung hindi mo mahal ang coconut farmer, huwag ka na mag-PCA administrator. Lahat po tayo sa coconut farmer. Yan ang palitan sa pagitan ni Senador Cynthia Villar at Philippine Coconut Authority Administrator Benjamin Madrigal Jr. tungkol sa hindi pa naipatutupad na Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act na naglalaan ng 75 billion pesos para sa farmer beneficiaries sa loob ng 5 taon. It was passed 2021, di ba? February 2021. Ngayon is September 2022. 18 months na wala ka pang nai-implement. Kaya ako nawo-worry. Bakit? Pinipigil nyo ba implementation nito? Madam Chair, the reason for the delay initially, the law provided that funds would be provided by, through the trust fund, but it was not released to us. Sabi ni Madrigal, nitong Hulyo lang nabigay ng Budget Department ang pondo. He is correct. However, for the implementing units, Madam Chair, it is stated in the list that it's pending, but we have not received any request. We requested. The different agencies have not submitted. But ikaw ang head ng PCA, hindi ba responsibility mo na ma-implement yan? Eh di tawagan mo ng tawagan kung ayaw nilang mag-request, ikaw ang mag-follow up. Bakit ka mag-wash ng hand dyan? Eh ikaw ang head ng PCA. Kung hindi mo kaya gawin yan, di mag-resign ka? I will, Madam Chair. Nagbanta naman si Villar na kakasuhan ang mga opisyal ng Department of Agriculture kung hindi nito ititigil ang Memorandum 34. Sa ilalim nito, binuo ang isang advisory council na magpapatupad ng Farm Mechanization Program sa ilalim ng Rice Tarification Law. Sabi ni Villar, ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMEC ang dapat manguna rito. I-suspend mo tong kumikomite na to, ha? Otherwise, i-demanda ko kayo. That is against the law. Pinuna rin ng mga senador ang performance rate ng PhilMEC. With regard to 2022, out of the 7.6 billion appropriated for the agency, the disbursement over appropriation rate is at present 2.1%. Napakaliit naman ito. Compared nga dun sa dati na nakaraan, nakakapag-deliver kayo ng 82.75%. Yes. Bakit kaganto? By the end of this December, we would like to tell this honorable committee that we can obligate all the 5 billion that is allotted for 2022. Commit na commit kayo. Ayaw nyo naman mag-resign pag hindi nyo nagawa. I'm committing my resignation. Very good. Siningil din ni Villar ang Bureau of Soils and Water Management dahil wala pa itong nabibiling composting facility, gayong may 1.1 billion pesos na budget para rito. For 2022, the procurement is still ongoing, Madam Chair. By November, Madam Chair, based on the... Ngayon, kung hindi mo nagawa, ano na gagawin namin sa inyo? Magbibigay ka ng courtesy resignation. We will do our part po. Victoria Tulad, GMA News. Naka-red alert na ang ilang lalawigan sa norte dahil sa banta ng Super Typhoon Henry. May report si Ivy Hernando ng GMA Regional TV Balitang Amyana. Dati nang napuruhan ng Batanes National Science High School nang manalasa ang bagyong Kiko Setyembre noong nakaraang taon. Bilang paghahanda ngayon sa Super Typhoon Henry, maglalagay ng mga tapangko o window shutters sa mga bintana. Nakamonitor po kami kay sa MDRMO natin doon at tuloy-tuloy naman ang kanilang pagmomonitor. Nakahanda na rin ang food packs na ipapamahagi sakaling magkaroon ng evacuation. Sa Aparikagayan, malalakas at matataas na ang alon kaninang hapon sa baybayang bahagi ng Barangay San Antonio. Natatakot po kami na tangayin yung hangin yung bubong namin kasi nung nakaraang bagyo, nayupi na ganyan yung bubong yero namin, ma'am. Lahat kami dyan na kuwan dito sa may gilid-gilid ng mismong dagat, nagtali kami ng mga bahay-bahay.
all over the province yung ating stations, yung strategically located sa buong province yung task force kumpanya natin. Bukod yung mga coordination ng PEDRIMO with the NDRIMOs and barangay DRM. Bukod sa Batanes, naka-red alert status ang Cagayan, kaya nakahanda ng iba't ibang bayan, lalo na ang mga coastal municipality. Simula kagabi, mahigpit na ipinatutupad ang no fishing, no sailing at no swimming policy. Nakantabay rin sila sa posibleng forced evacuation. Sa Banged Abra naman, tinatalian na ang mga tent sa evacuation center para hindi tangayin ng hangin. Isang buwan na silang nasa evacuation center dahil sa banta ng pagguho ng lupa sa kanilang mga bahay. Sa Baler Aurora, hindi na nakipagsapalaran ang mga mangingisda na pumalaot dahil sa malakas na hangin at mataas na alon sa dagat. Mula sa GMA Regional TV Balitang Amyanan, Ivy Hernando, GMA News. Otomatikong suspendido ang online at face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga public schools kung nakataas ang wind signals 1 hanggang 5 sa inyong lugar. Sa ilalim ng DepEd Order No. 37, kansilado rin ang in-person at online classes sa lahat ng antas sa mga paaralang nasa ilalim ng yellow, orange at red rainfall warning ng PAGASA at sa mga lugar na may flood warning. Local chief executive naman ang magpapasya kung magsususpindi ng klase sa mga lugar na walang wind signal, heavy rainfall warning o flood warning. Kung ang lugar nyo naman ay nakaranas ng intensity 5 o mas malakas pang pagyanig, kanselado rin ang pasok. Pwede rin kanselahin ng school principals ang klase kung sa kanilang assessment ay hindi ligtas sa mga istruktura sa paaralan. Ayon naman sa DepEd, ang mga pribadong paaralan, community learning centers at mga universidad ang magpapasya kung susundin nila ang inilabas na kautusan. Tinuldukan na ng ABS-CBN at TV5 ang kanilang investment deal. Pilinaw din nila na walang naisakatuparang transaksyon sa ilalim ng kasunduan. Per report si John Consulta. Sa pahayag ni nilabas ng ABS-CBN at MediaQuest Holdings Inc., ipinagbigay alam ng ABS-CBN at TV5 sa Philippine Stock Exchange at Securities and Exchange Commission ngayong araw na napagkasunduan na nilang i-terminate o hindi na ituloy ang kanilang investment agreement kaugnay sa pagbili ng ABS-CBN sa 34.99% na equity interest sa TV5. Terminated na rin ang convertible note agreement ng dalawang network para sa pag-subscribe sana ng ABS-CBN sa convertible note na ilalabas ng TV5. Hindi na rin tuloy ang sale and purchase agreement para sa pagbili ng signal cable ng negosyanteng si Manny Pangilinan ng 38.88% na equity interest sa Sky Cable Corporation ng Pamilya Lopez. Gayun din ang kanilang debt instrument agreement. Ang pagkansila ng mga kasunduan ay isinakatuparan sa pamamagitan ng isang memorandum of agreement. Ayon daw sa mga partido, walang naisakatuparan sa mga transaksyong sakop ng nabanggit ng mga kasunduan. Matatanda ang kinwestiyon sa Kamara ni Congressman Rodante Marcoleta ang mga naturang kasunduan. Sabi ni Marcoleta, paglabag sa prangkisa ng TV5, ang pagpasok nito sa kasunduan kasama ang ABS-CBN. John Consulta, GMA News. Iniimbestigahan ng National Privacy Commission ang mga scam messages kung saan nakalagay ang buong pangalan ng pinadalhan ng text at may kasama pang pagbabanta. Halimbawa niya na isang text na nagsabing may kasong may kinalaman sa estafa ang pinadalhan. May nakatanggap naman ng mensahe sa Facebook kung saan pinagmumura siya at sinabing guarantor siya sa utang ng kanyang kapatid. Nag-text din daw ito sa kanyang ina at binanggit ang kanilang pangalan. Sabi ng NPC, nakipagpulong na sila sa mga telecommunication providers kaugnay rito. Nangako raw ang mga telco na paiigtingin nila ang kanilang security safeguards. Payo ng NPC sa publiko, protektahan ang inyong personal data, online man o offline. Para naman kay Supreme Court Associate Justice Marvick Leone, napakadelikado na merong data provider na maaaring nag-leak, nagbenta o sadyang hindi naging maingat sa personal data ng users. Sa Catalonia, Spain, patay ang isang taong gulang na bata sa pag-ulan ng yelo. Sinlaki raw ng kamao ang tumamang tipak ng yelo sa ulo ng bata. 50 naman ang nasugatan at nabalian ng buto.
ang mga hailstone na aabot sa 4 pulgada ang pinakamalaki ang naranasan o pinakamalalang naranasan sa Catalonia sa loob ng 2 dekada ayon sa kanilang meteorological agency. Pwede na magamit pambayad sa mga public utility vehicle ang mga prepaid at credit contactless cards ng Land Bank. Pero para lang yan sa 150 PUV na kalahok sa automated fare collection system sa piling pilot sites sa NCR, Central Luzon, Calabarzon at Metro Cebu. Target din itong magamit sa pangkaraniwang jeep, bus at tren. 9 to 12 months ang itatagal ng pilot test bago tuluyang ipatupad. Layunin ang cashless payment na gawing mas convenient at mas maraming option sa pagbabayad ang mga pasahero. Sinuntok, sinipa at pinakain pa umano ng sili. Ganito umano ang sinapit ng isang 4 taong gulang na bata sa kinakasama ng kanyang ama sa Bamban, Tarlac. Gising ako, sinipa niya ako. Susuntok niya ako. Kuha ang video na yan nang tila pagsusumbong ni Jericho Galang ilang araw bago siya pumanaw. Kwento ng tiyahe ng biktima sa GMA Regional TV Balitang Amyanan, may mga sugat sa ulo at katawan ng pamangkin na dulot daw ng pagmamaltrato sa kanya. Nangyari umano ang pananakit ng stepmother habang nasa Maynila ang ama ng bata para magtrabaho. Sa death certificate ni Jericho, lumalabas na nagkaroon siya ng septic shock. Sa naunang medical certificate bago siya namatay, nagkaroon din ng bata ng multiple abrasions sa katawan. Hinihintay pa ang resulta ng medico-legal para masampahan ng kaso ang suspect. Sinisikap pang makuha ang pahayag niya. Biyaheng Amerikana ngayong gabi si Alden Richards para sa kanyang concert tour. Magsisimula yan sa weekend sa San Mateo at Valley Center sa California. Next weekend naman sa Chicago, Illinois at Jacksonville, Florida. Excited na raw si Alden dahil ito ang kanyang first live concert mula nang magka-pandemic. Pagkatapos naman ng 2-week commitment sa Amerika, itutuloy ni Alden ang taping ng Startup PH. Na-shoot na raw nila ang ilang eksena ng hackathon na isa sa vital scenes ng K-drama adaptation. Mahirap siyang gawin. Actually, parang sa breakdown, halos 1 week namin siyang kinukunan. Kasi syempre, nakita naman natin kung paano yung detalye niya sa actual show. Yes. And at the same time, yung execution niya, kailangan pantayan natin yun. Tuloy-tuloy lang ang mga balitang dapat niyong malaman. Aktual na pagsagip sa mag-amang lumubog ang bangka. Abangan sa saksi, susunod na. Ako si Ato Maraulio. At ako si Maki Pulido. Para sa Pilipino, ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.